Po, ang topic po natin ngayon ay matagal na pong istorya, bata pa lang po ako. Narinig ko na po to sa Sunday school kasi po doon sa Murphy noon, nakatira kami sa Murphy, merong outreach yung isang church doon kaya nakakarating kami sa church kasi merong jeep na sumusundo sa mga bata. Hinahakot kasi yung Murphy noon parang factory ng mga bata. Daming bata kaya yun, may nagsusundo sa amin noon tuwing Sunday. At doon naman sa church na yon tinuro to, doon ko unang narinig tong istorya na to, mga siguro mga 7 years old pa lang ako noon. Narinig ko na to, pero alam naman po natin, sabi sa 2 Timothy 3:16, the word of God is God-breathed. Kaya naman po, every time nating pinag-aaralan ang salita ng Diyos, lagi pong binibigyan ng bago, ng hininga ng Panginoon, parang nagiging buhay po ito, parang present, kasalukuyan po ito sa ating mga buhay. Kaya naman po, kahit na po itong Jonah and the Big Fish ay narinig na natin ng maraming beses, mag-expect po tayo na mangungusap pa rin po ang Panginoon sa atin dahil nga po ang kanyang salita ay buhay. At ang hininga niya habang po natin pinag-aaralan ng salita, inanamnam din po natin yung breath ng Panginoon. Kaya naman po, ang ating mga buhay ay humahaba rin. Spiritual life natin ay tumitibay, tumatatag, nagkakaroon ng buhay. Dahil nga, iyon nga po ay hininga ng Panginoon mismo ang salita ng Diyos. Kaya naman po, let's expect that God has something for us ngayon sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Ito nga po, Jonah and the Big Fish. Kaya lang, hindi ko po maano. Ayan. The book of Jonah is a very short book. There's only 48 verses in the entire narrative. It's a short book, but it has a powerful message. Unfortunate that the book of Jonah has been seen by some as pure mythology. Katang-isip lang ito para sa iba. Akala nila, gawa-gawa lang to ng tao, hindi totoong buhay. Pero ito po ay isang totoong buhay kasi true to life story ito. Kasi ang Panginoong Jesus mismo, yan sa Matthew 12, 39 to 41, at saka sa Luke chapter 11, verses 29 to 32, the Lord Jesus himself referred to Jonah as a prophet, sabing ganun, as a literal historical figure. And the Lord Jesus said there in those verses, as Jonah was in the belly of the whale or the great fish, sabi, kasi yung ibang version po, sabi whale, pero great fish naman po yung original na text dito. 3 days and 3 nights, nasa loob daw po si Jonah, 3 days and 3 nights, loob ng malaking isda. So the Son of Man will be in the heart of the earth, 3 days and 3 nights. Kinumpara po ng Panginoong Jesus yung sarili niya sa nangyari kay Jonah doon sa loob ng isda ng 3 days and 3 nights. Ganun din po ang nangyari, prophecy niya sa sarili niya na 3 days and 3 nights din siya na pupunta sa doon nga po, mamamatay siya pero mabubuhay din siya mamuli after 3 days. At makikita nga po natin, umpisa natin sa Jonah chapter 1 verse 1. Sabi doon, now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying. Ito nga po sa verse 1, makikita natin yung phrase na the word of the Lord came, ginagamit lang po ito. Ginagamit to kadalasan sa Old Testament sa mga propeta. Pag sinabi po the word of the Lord came, binibigay po yung salita ng Diyos sa mga propeta. Katulad ni Samuel, sasabihin, the word of the Lord came to me, sasabihin ni Samuel. Ganun din si Jeremiah, Elijah, Zechariah, at marami pang iba. At ito nga pinag-aaralan natin kay Jonah, yun din, the word of the Lord came to Jonah. Kasi kino-confirm ni Lord, sinasabi dito sa mga salitang ito na si Jonah was called to be a prophet, a messenger of God's word.
Katulad nga po ni Jonah, lahat po tayo ay may calling from God, a purpose, a mission, an assignment. Hindi lang po si Jonah. Kaya naman po, just like Jonah, God has designed us, fashioned us for a purpose, His purpose. Ayun, katulad ni Jonah, he was designed and fashioned by God to be a prophet. Tayo rin po, may kanya-kanya rin po tayong mga disenyo ng Panginoon na kailangan din po natin sundan para pong sa paggawa po ng bahay, may specifications po ginagawa yung at saka may drawing. Dalawa po yun, hindi lang drawing, pati specifications. Ganon din po, yung tayo po bawat isa may ginawa ang Diyos na drawing at specifications na para mabuo yung magandang bahay na yung kailangan, umakma siya dun sa design ng architect o engineer sa plano at saka sa specs. Dapat umakma. Kaya tayo din po dapat din, akma din po yung mga buhay natin ayon sa disenyo ng Diyos. Kaya kailangan po, gampanan po natin ang anuman mga misyon. Katulad nga po yung mga nakaraang linggo, ang pinag-aralan natin ay ang The Great Commission. Isa po yun sa mga disenyo ng Panginoon na dapat po nating isagawa at gampanan sa ating mga buhay. Kaya naman po, upang maging fulfilled o maging yung design ng Panginoon sa buhay natin. Sabi nga po sa Psalms 139 verse 6, "Your eyes saw my substance being yet unformed." Nakita na po ng Panginoon tayo kahit hindi pa po tayo nabubuo. Embryo pa lang po tayo sa tiyan ng mga nanay natin. Nakadesign na po yung buhay natin. "And in your book they all were written, the days fashioned for me when as yet there were none of them." Kaya yun po, na-design na tayo ng Panginoon. Ang kailangan lang po, sumang-ayon tayo kung paano tayo dinesign ng Panginoon dito sa mundo. The fullness of our life depends on our alignment with God's design for us. Punta po tayo sa verse 2 ng chapter 1. Sabi naman po doon, "Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me." Dito po, Jonah, ang kinomission siya ni Lord, inassign siya ni Lord na pumunta sa Nineveh para sila ay bigyan ng warning. Para sila, kasi nakarating na sa Panginoon, alam na nakita ng Panginoon kung gaano sila ka-evil. Kaya gusto ng Panginoon na sila ay magbalik loob sa kanya, magsisi. Kaya pinadadala niya si Jonah doon sa Nineveh na yon. Jonah is the first foreign missionary in the Bible. Karamihan po, nung bago po pinadala na si Jonah doon sa Nineveh, ang Nineveh kasi, wala yun sa Israel, sa labas yun ng Israel. Iyon ay nasa Assyria, bansa ng Assyria. Ang Nineveh ay capital ng Assyria. Kumbaga sa Pilipinas, ang capital ng Pilipinas ay Manila. Ang Assyria naman, ang capital ay Nineveh. Ito ay 550 miles northeast ng Jerusalem. At ang original na nag-build ng city na to of Nineveh ay si Nimrod. Si Nimrod, siya ang great-grandson ni Noah, yung Noah and the Ark. At siya ay kilala bilang builder din ng Tower of Babel. Kung naalala nyo yung Tower of Babel, dun, yun yung tower na nagmalaki yung mga tao. Akala nila dahil sa mataas yung tower na yun, akala nila kaya na nila, parang magiging Diyos na sila. Kaya ang naging verdict ng Panginoon sa tao, binigyan niya ng iba-ibang salita para hindi sila magkaintindihan. Kaya doon po na Tower of Babel. Babel, ibig salita yung tang. Yun nga, ang Nineveh din daw ay ultimate pagan capital. Kaya kung pagdating sa mga paraan, sa mga gawain, sa buhay pagano, nangunguna tong Nineveh. It represented everything evil, everything Israel hated. Lahat ng mga kinasusuklamang mga masasamang gawain ng mga Israelites, ginagawa ng Nineveh.
The Assyrians were brutal, vicious. They massacred their enemies. They mutilated their captives. They are known to dismember, decapitate, and burn people alive. Lahat ng mga kaaway nila, ganito, malupit talaga sila. Biro mo, sinachap-chap nila yung mga katawan ng mga captives nila, ng mga nahuli nila, na kalaban nila, tapos sinusunog ng buhay. Ganun sila kalulupit, kasasama. Kaya lahat ng maiisip mo pa, mai-imagine mo na mga karumal-dumal na klase ng kapurasuhan sa mga kalaban, paano pag-torture. Ayun, nagawa na ng mga Ninevites, ng mga Assyrians. Kaya hindi po natin masisisi si Jonah na hindi agad sumunod sa Panginoon, kasi nga itong mga Ninevites, nakakatakot. Bukod pa doon, sila ay mga kumbaga kalaban ng mga Israel. At saka sila ay clear and present danger to the national security of Israel. Kaya yung medyo merong prejudice si Jonah, imbis na sumunod siya sa Panginoon, kasi alam naman po natin ang Panginoon is not willing that anyone should perish. Kaya ikaw pa ay Ninevites, kaya ikaw anong lahi ka pa, Pilipino, Amerikano, itim, puti, brown, red, yellow. Wala sa Panginoon yon. Lahat, bawat isa gusto niyang maligtas. Kaya naman sa The Great Commission, tayo hindi dapat tayo mamimili. Ang pipiliin lang natin yung magaganda o kaya yung mga sikat. Hindi po ganon. Ang gusto ng Panginoon, lahat po ng tao na ipapadala niya sa atin upang makasalimuha, kailangan mabahagian natin ng mabuting balita upang sila'y maligtas din. Kaya isa yun sa mga pwede nating makuhang lesson dito sa buhay ni Jonah. Punta po tayo sa verse 2 pa rin, dun sa huling bahagi. Sabi doon, "The Lord said, for their evil has come up before me." Ayun nga, yung evil ng mga Ninevites. Nakakita ng Panginoon yun, walang natatago sa Panginoon. God is active in the affairs of the world. Kaya huwag tayong matatakot kahit na binobomba na ng China, ng Amerika, may bombahan na nangyayari sa Pilipinas, hindi tayo dapat matakot kasi nakatunghay ang Diyos. Tayong mga anak niya, hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga dito sa 2 Chronicles 16:9, "For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to give strong support to those whose heart is blameless toward Him." Kaya ayon, nakabantay ang mga mata ng Panginoon sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya, whose heart is blameless toward Him. Nasaan man po tayo, hindi tayo dapat matakot kasi nakatunghay ang mga mata ng Panginoon sa atin. Iingatan niya tayo, He will give strong support sa atin na sumusunod sa Kanya. Pupunta naman tayo po sa verse 3, sabi doon, "But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord." Yun nga po, nung inutusan siya sa verse 2, sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Ninive. Ang ginawa ni Jonah, nang pagbangon niya, paggising niya, pumunta siya sa Tarshish para tumakbo sa Panginoon, sa presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. Yun nga. So he paid the fare and he went down into it to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. Ang Tarshish po, yung pinuntahan ni Jonah, southwest of Jerusalem. Kabaligtaran, ang Ninive, northeast of Jerusalem. Yung Tarshish, papunta sa kanan. Yung Ninive, dapat puntahan ni Jonah sa kaliwa. Baliktad, bumaliktad yung pinuntahan niya. At extreme pa na kanan yung pinuntahan niya, hindi lang basta kanan, yung kaduluduluhan ng kanan ang pinuntahan niya para siya ay makatakbo sa panawagan niya sa Panginoon. Katulad po natin, may choice po tayo kung tayo ba isusunod
sa disenyo ng Panginoon sa mga buhay natin o kung tayo pa ay kakaliwas sa disenyo niya. The choice is ours. Sa oras na ito, the choice is ours whether we are going to follow the word of the Lord, the design of the Lord sa ating mga buhay o hindi. Kasi gentleman po ang Panginoon, ayaw niya pong isapilit sa atin kung ano ang mabuti para sa atin. Binigyan niya tayo ng free will. Dapat po gamitin po natin para sumunod sa Panginoon ng kusang loob. Hindi po, wag po natin gayahin yung nangyari kay Jonah. Alam naman po natin ang nangyari, di ba po? Ito po, pagpatuloy po natin, ito po, ganito po kalayo. Kung nakikita po natin, itong sa kanan nyo ba yun, itong letter B, nakikita nyo po ba yan? Dun sa kanan, yan ay Nineveh. At dito, sobrang layo dito sa kaliwa, dito malapit na dito sa parang ano na to, parang spring dito, yung scale dito sa kaliwa. Ganyang kalayo. Dito nang gagaling si Jonah. Dito siya. Tapos mas malapit sana yung Nineveh. Pero hindi siya sumunod. Ito yung mission para sa kanya ng Panginoon. Ang ginawa niya, tumakbo siya doon kalayo. Almost times 5 ng layo doon sa pinapapuntahan sa kanya ng Panginoon. Yon, when Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord, Jonah chose to disobey God, to quit on his calling, to resign, to run away from God's presence. Jonah's disobedience brought a frightening consequence to the people around him. They lost their properties and endangered their lives. Yun nga po, alam po natin nangyari. Di ba po? Yung nandun na sila sa bangka. Sa verse 4, itong nangyari, but the Lord hurled a great wind upon the sea and there was a mighty tempest on the sea so that the ship threatened to break up. Ayun nga, halos na nawarat na yung barko na pinagsasakyanan ni Jonah. Sa verse 5, then the mariners were afraid and each cried out to his God. Sa sobrang takot nila, kahit hindi sila mananampalataya, natuto silang mag-pray and they hurled the cargo, ito yung mga properties na nila, that was in the ship into the sea to lighten it for them. But Jonah had gone down into, ito po, imbis na ito si Jonah dahil sa kakatakbo niya sa Panginoon, ayun, napagod. He had gone down to the inner part of the ship and had lain down and was fast asleep. Nakatulog sa sobrang pagod dahil sa disobedience niya kay Lord. Ayun. Karamihan sa mga nagdi-disobey kay Lord, ito, may consequence. Kung either hindi makatulog o kaya sobrang tulog ng tulog naman. Dalawa lang po yun. And then, so sa verse 6, so the captain came and said to him, what do you mean, you sleeper? Arise, call out to your God. Perhaps the God will give a thought to us that we may not perish. Ang nagpaalala pa sa kanya, unbeliever, hindi mananampalataya, ang nagpaalala kay Jonah na siya ay manalangin. Minsan po, ang disobedience natin, pati hindi mananampalataya, nare-rebuke tayo, sinasabi, ganyan ba ang din? Ganyan ba ang mga Kristiyano? Bakit ganon? Ganon din po yung nangyari dito. Nirebuke siya ng hindi mananampalataya. Bakit hindi ka nananalangin? At sa verse 7, sabi doon, and they said to one another, come, let, dahil po hindi sila mananampalataya, ito, nag-resort yung mga sailors, mariners, at saka yung mga ibang pasahero, kung anong dapat gawin. Nag-resort sila sa pagan way. Ito nga, palabunutan. Cast lots, that we may know on whose account this evil has come upon us. Para daw matukoy nila, sino bang dahilan, bakit ba ito nagkaroon ng napakalakas na bagyo? Mawawarat na tong bangka natin. Sino bang may dahilan nito? At yun nga, nung nagpalabo na tan sila, ang lumabas, the lot fell on Jonah. Ito yung
Si Jonah nga ang tinukoy doon sa ano na to, sa cast ng lots. Kaya naman sa verse 8, sa tinanong nila, then they said to him, kay Jonah, tell us whose account this evil has come upon us, what is your occupation, and where do you come from, what is your country, and of what people are you? And he said to them, eto, tinanong nila si Jonah, ano bang ginawa mo, bakit naman ganito? Sobrang ka-evil naman itong nangyayari sa atin. Saan ka ba nang galing? Anong bansa ka ba? Kaya ito minsan po, na kumakaharap din tayo sa personal natin buhay, nagkakamali tayo, pero minsan nagagawa natin yun, tatanungin tayo, di ba? Ano bang trabaho mo? Tatanungin na ganun. Merong isang kwento kasi nung isang pastor, overspeeding. Tapos nahuli siya ng pulis. Sobrang kahihiyan yung naranasan niya kasi tinanong siya, ano bang trabaho mo? Eh, overspeeding siya, bibigyan na siya ng ticket ng pulis. Nahiya siya magsabi. Ang sinabi niya lang, teacher, anong klaseng teacher? Inukalkal pa kung anong klaseng teacher, makakalusot na sana siya. Ang sinabi niya, oh, nagpe-preach ako, nagtiteach ako sa church. Kaya yun, nag-confess na rin siya na siya isang preacher. Pero at that time, na-humble down siya ni Lord kasi yun nga, hindi siya nagkaroon ng self-control. Kaya naman, minsan ganun po, may paraan ng Diyos para tayo ibalik sa Kanya upang tayo mag-repent o kaya ay magbalik loob sa Kanya. Iba-ibang paraan ng Panginoon Diyos. Minsan po, a small still voice, kalabit lang po muna o kaya bulong lang po muna ng Panginoon. Tapos pag hindi pa tayo nakinig, minsan hanggang sa batok na, minsan sipa na. Ito, nangyari kay Jonah, alam naman po natin. Ito, sa verse 10. Bago po natin puntahan dun sa nangyari kay Jonah, ito muna. Sa verse 10, yung mga reaction ng mga tao nung sinabi ni Jonah kung sino siya, lalo silang natakot kasi nalaman nila. Then the men were exceedingly afraid and said to him, what is this that you have done? For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord because he had told them. Ayun, lalong natakot ang Diyos kasi kilala na ang Panginoon noon sa iba't ibang bansa dahil nga dun sa ginawa ng Panginoon na pagliligtas sa Israel nung from Egypt hanggang sa Promised Land. Alam na na kumalat na yung mga balita noon nung time na yon. Kaya kilala na ng mga pagano kung sino yung Diyos ng mga Israel, na ang Diyos na nagbukas ng Red Sea para sa kanila. Alam nila yung mga himala ng Diyos na nagbigay ng mga mga sumpa doon kay Pharaoh para lang palabasin niya yung mga Israelites sa Egypt. Alam ng mga pagan nations yun noon. Even the pagan sailors are worried when they understood that Jonah is running from his God. Kasi nga, ayun, paano nagawa ni Jonah yun? Eh, yung Diyos na makapangyarihan, yung pa mismo ang tinatakbuhan niya. Here is the prophet, this preacher man who is running and trying to build an identity apart from the Lord, apart from the word of the Lord, apart dun sa pag-uutos nga ng Panginoon. Tumatakbo si Jonah. Verse 11, then they said to him, what shall we do to you that the sea may quiet down for us? For the sea grew more and more tempestuous. Tapos ang sagot po ni Jonah, pick me up and hurl me into the sea, then the sea will quiet down for you. For I know it is because of me that this great tempest has come upon you. Yun, sinabi na ni Jonah, itapon nyo na ako dyan sa dagat kasi akong dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong bagyo. Sa verse 13, yung mga hindi mananampalataya, ayaw pa rin nilang itapon sana. They even tried to row hard to get back to dry land. Trinay pa nila kasi they feel sorry for
for Jonah na itapon nila kasi siyempre marami doon na pwedeng kumain sa kanya ng mga sea creatures katulad ng mga pating. So, hindi ayaw pa sana nilang gawin 'yon, yung inutos sa kanila na Jonah. Pero lalong lumakas yung bagyo, kaya ayun, napilitan na rin silang gawin 'yon. Pero ito, natuto rin silang manalangin, tumawag sa tunay na Diyos, sabing ganun sa verse 14, bago nila itapon ng tuluyan si Jonah, sabi nila, O Lord, let us not perish for this man's life, and lay not on us innocent blood, for you, O Lord, have done it as it pleased you. So they pick up Jonah and hurled him into the sea. Biro mo, nakapag-evangelize pa dahil sa nangyari na itong mga pagano natuto pang tumawag sa Panginoon dahil doon the Lord is able to turn evil into good. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Then the men feared the Lord exceedingly sa verse 16 and they offered the sacrifice to the Lord and made vows. Ayun. Here, God even works in Jonah's rebellion. It says, this pagan sailors, mariners cried out to the Lord. Sa verse 17, and the Lord appointed a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish. Ito na nga po yung ano, popular, very famous story na kinain nga, ano, sinalo up nga po ng big fish si Jonah 3 days and 3 nights. The great fish that swallowed Jonah was appointed by the Lord, sabi rito sa verse 17. Even yung great fish pala na yon, inassign din pala yun ng Panginoon kay Jonah to save him from drowning. Kaya iyon, kumbaga kung may nakakaharap tayo mga malalaking isda na kumakain, parang nilalamon tayo, huwag tayong mga matakot. Baka yun ang paraan ng Panginoon para tayo'y iligtas sa pagkalunod, kaya magtiwala tayo sa Panginoon. At ito, tong swallowing ng fish kay Jonah, this is a true story. Again, Jesus actually identified himself with the prophet's 3 days sojourn in the belly of the great fish, noting it as a foreshadowing of his own death, when Jesus would spend 3 days in the heart of the earth before his resurrection. Sabi nga po dito sa Matthew 12:39, but Jesus replied, only an evil, adulterous generation would demand a miraculous sign, but only the sign I will give them is the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was in the belly of the great fish for 3 days and 3 nights, so will the Son of Man be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. Ayun, kinumpir niya po. Pinapasahin niya po kung paano si Jonah ay nasa tiyan ng great fish for 3 days and 3 nights. Ganon din po ang mangyayari sa kanya. Nasa heart din po siya ng lupa for 3 days and 3 nights. The people of Nineveh will stand up against this generation, sabi sa 41, on judgment day and condemn it for they repented of their sins at the preaching of Jonah. Now, someone greater than Jonah is here, but you refuse to repent. Ayun. Kaya ito po, sineryuhan po ng Panginoong Yesus ang istorya, ang story, na true to life story po ang nangyari kay Jonah. Kaya yun pa lang po yung sinabi ng Panginoong Yesus, dapat po makumbinsin na po lahat ng tao na true to life story ang istorya na ito ni Jonah and the big fish swallowing him. Kasi marami pong mga antagonistic sa kwento na ito, pero ang Panginoong Isus po, isipin po natin, kung sinabi niya ito, ibig sabihin, totoo po ito, hindi po nagsisinungaling ang Panginoong Isus. Kaya naman po, punta na po tayo sa chapter 2. Hindi po natin tatapusin ang buong kahapyaw lang po, certain verses lang po, huwag po kayo matakot, malapit na po tayo matapos. Sa verse 1 ng chapter 2, then Jonah prayed to the Lord his God from the belly of the fish. Biro niyo po yun. Ito,
kinailangan pa pala na lamunin siya ng malaking isda para siya ay magbalik loob sa Diyos, to pray to God again. In chapter 1, Jonah ran from God. He didn't pray when the sailor said na mag-pray siya. Pray to his God. Pero po dito, nung nalaman na siya ng isda na to, malaking isda na to, dun na po siya natutong mag-pray, magbalik loob sa Diyos. Kaya wag na po nating hayaan na mangyari sa atin ang ganito na nalalamunin pa tayo ng malaking isda para lang tayo magbalik loob, magpakumbaba sa Diyos at manalangin. Gawin na po natin ngayon ito habang po hindi pa po tayo ito, tinatadyakan ng Panginoon. Habang bulong pa lang po, small still voice pa lang po, sumunod na po tayo sa Panginoon. Pero po makikita po natin na ito nga po, yung pagbabalik loob ng Diyos, di ba po pag tayo mamamatay na, pag ang tao mamamatay na, yung prayer niya talagang taimtim na. Kung ano yung nasa loob niya, yun na talaga ang pananalangin niya, lalabas na sa bibig niya, sa mga panalangin niya. Pero kung babasahin po natin ang chapter 2, makikita po natin doon, yung prayer ni Jonah ay talaga namang, ano naman po, bumubuhos yung mga salita ng Diyos. Lumabas sa kanya yung nasa puso niya pala, punong-puno pala siya ng salita ng Diyos. Sa katunayan, yung prayer niya, nanggaling po sa Psalms, at sa Lamentations at saka sa Book of Job. Kaya naman po 'yun. Hindi ko mo puno din tayo ng salita ng Diyos ay guaranteed success na ang buhay natin. Kailangan po susunod pa rin tayo sa utos ng Panginoon katulad po ng dito. Hindi po kasi sumunod sa utos ng Panginoon ang si Jonah, kaya ito. Ito nangyari sa kanya, kailangan siyang mapunta sa loob ng malaking isda para siyang ito. Pero nung nag-pray siya, para ba siyang yung prodigal son na realize niya na siya'y mali? Mas maganda pala yung buhay niya dati kaysa yung buhay na pinili niya. Kaya naman yun, nagbalik loob siya sa kanyang ama. Ito, si Jonah naman, nagbalik loob siya sa ating amang sumasalangit. Kaya naman po, makikita naman po natin sa chapter 2. Ang grasya po at awa ng Panginoon talagang hindi po masusukat. Makikita naman po natin sa chapter 3 verses 1 and 2, sabi doon, then the word of the Lord came to Jonah the second time. Biro mo ito, saying, arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you. Ito, makikita natin ang God's response to Jonah, the prodigal prophet, is a second chance to fulfill how he was designed by God, a prophet. God is into restoring people. Ayun po, ang Panginoon po talagang napakabuti po. He is in the business of restoring people, restoring the prodigal son. Ito po, makikita natin sa verses 1 and 2, kung ano po yung unang inutos ng Panginoon, inulit niya the second time, exact calling, exact commission. Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it. Jonah went to Nineveh, and kaya naman po, this time around, Jonah went to Nineveh and delivered a simple message. Yung message niya po, 9 words lang, no introduction, no illustrations, no points, no conclusion, just 8 words. Yet, sabing ganon, verse 40. Yet 40 days and Nineveh will be overthrown. 8 words lang yun. Yung sinabi niya na statement. In 40 days, Nineveh will be destroyed. Tapos na, yun lang sinabi niya, no more, no less. Pero ang simple message but powerful result, ito nga, an entire population of Nineveh repented and came to the Lord. Sa ating pong pang-share ng gospel, pag tayo po sumunod sa udyok ng banal na espiritu, kahit na po ilang words lang ang sasabihin natin, pag na-anoint po ng Holy Spirit, mag-pro-produce po ng isang new life po ito sa nasharean natin. Kaya wag po nating baliwalain ang ating mga sarili bilang
alulod ng mensahe ng Panginoon. Kasi po, pag tayo nagpagamit sa Kanya, kahit po ilang salita lang, gagamitin Niya para mabago ang buhay ng isang tao. Let's just be open na magamit tayo ng Panginoon. Itong nangyari sa Nineveh entire population, nag-repent at yun nga, bigger than Billy Graham crusade, and Billy Graham preached to more people on the face of the earth than any person who's ever lived. Estimated po na na-preachan ni Billy Graham all over the world ay 215 million. Pero po, live events po to. Yung crusade niya, sa Pilipinas, nakarating nga po siya noon nung bata pa ako, naalala ko. At out of the 215 million, 2.2 million lang ang nag-commit ng buhay sa Panginoong Hesukristo. At ito, lalabas na 10% po ang naging produce doon sa 200 million na tinaniman ng seed ni Billy Graham. Pero po ito, dahil second time around, sumunod na si Nineveh, sumunod na siya sa Panginoon. Ayun. Kung sana po sumunod na agad si Jonah, first time pa lang, kung sumunod na po sana siya, hindi siya naging racist, hindi siya naging prejudice, hindi naging matigas ang ulo niya, sana hindi na siya dumaan sa malaking paghihirap. Hindi na sana tumagal pa. Hindi na siya nagkagastos. He had to pay the fare going to Tarshish. Lahat yun, naabala pa siya, naistorbo pa lahat ng mga nakasakay doon sa bangka, sa buko. Dahil sa disobedience niya, katulad din po natin, pag tayo nagdi-disobedience kay Lord, pati po yung mga kasama natin sa bahay, mga ibang tao, naapektuhan din po. Katulad din po kung paano tayo nag-obey kay Lord, marami rin pong naapektuhan. Ganun din po, pag tayo nag-disobey kay Lord, marami din pong ibang taong naapektuhan. Kaya wag po tayong mag-disobey kay Lord kasi po kawawa naman po yung maapektuhan. Ito nga, makikita natin dahil sumunod ng Panginoon, ang entire population, 100% supernatural intervention ang ginawa ng Panginoon. Kaya naman po sa mga buhay natin, sumunod po tayo sa Panginoon at makikita rin po natin ang milagro, supernatural, ang may experience natin sa bawat buhay natin. Kaya let's obey the Lord. Let's not wait for second chance kung maaari. First, do it right the first time. Merong ganun sa production sa industrial engineering. Do it right the first time. Kaya sana po yung first time pa lang na marinig natin yung commission ng Panginoon sa buhay natin, sumunod na tayo, wag na tayo matigas kasi sayang po yung pagod pa natin, yung maapektuhan pa natin mga mahal natin sa buhay pag tayo nagiging disobedient. Kaya sunod na lang po tayo agad sa Panginoon upang maranasan natin agad ang supernatural power ni Lord na gagawin niya sa ating mga buhay. Amen. Yun lang po. Kung gusto niyo pong magdagdag, ito na pang oras. Jonah and the Big Fish. Ano po pala yan? Yung Nineveh is modern day Iraq. Hindi po pala Russia. Iraq po yung niya ngayon. Pangalan ng Nineveh na Modern Iraq. Iraq. Ayun. Iraq ngayon niyang Nineveh. Yun nga po, maganda yung istorya ni Prophet Jonah na kahit ano pa pong gawin natin na pag-disobey sa Panginoon, sa atin lang po, mapapahamak lang po tayo pag nag-disobey po talaga tayo. Kaya po, kailangan obey po tayo. Si Lord po ang magpagamit po tayo sa Kanya. And si Lord na nga po ang bahala sa basta we need to submit nga po sa mga commands niya.
Amen. Sigad na po ang kikilos sa atin. So, Amen. nga po, magandang yung aral na mapupulot po natin dito. Tsaka yung encouragement din po sa atin na ano nga, obedience is the key. Kumbaga, sa, para tayo maging successful. Successful sa ano, spiritual na natin life. Amen. Thank you, Pastor Jay, sa iyong words of wisdom. Amen. Si Uncle Oscar po, parang may sasabihin. Yeah. But parang yung screen din ko lang nakikita. Dahil ba sa speaking? Okay lang naman. Ah, sandali po. Kung sino po yata nagsasalita, yun ang nakikita. Anyway, ang gusto ko lang i-share yung kasing calling ni Lord, eh, irrevocable pala yun eh. Pag binitawan niya, hindi niya pwedeng bawiin eh. Sa Romans 11:29 said, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Eh, gusto yatang umiwas si Jonathan sa kanyang calling eh. Parang kamsad mga natatakot siya dahil sa mga klase ng tao doon sa Nineveh. But God, alam naman natin na pag inutusan tayo ng Lord, eh, she will protect us eh, sa mga ito natin kaya. Pag alam mo na yung calling mo ay eh, gano'n, tapos may sinabi sa'yo si Lord na, pinagagawa sa'yo at hindi mo sinundan. Mas pala umiwas ka ng umiwas katulad ni Jonah, hindi ka matalam. Hindi ka makakatakas sa kanya. Lord, you just have to obey yung sinasabi ni Lord kesa dun sa ano. Kasi pag ginumbi ka ng Holy Spirit, napakasal na pag umisang sa sakit ng ulo mo, hindi kanya tatantan eh. Yun lang may sisir ko dun sa ano, sa calling ni Lord. We have to be, you know, obedient to God's calling. Amen. Maganda po yung point niyo, Uncle lang. Thank you. Yeah. Sabi ko lang, Ateng. Teka, nadidinig ba ako, Ateng? Cellphone lang gamit ko eh. Oo. Oh, malinaw. Sa akin naman, yun nga, despite sa unfaithfulness ni Jonah, doon natin makikita yung faithfulness at unconditional love ni Lord. Diba? Nilamon na siya ng malaking isda, pero niligtas pa rin siya. Akala mo yung paglamon ng isda, akala mo para patayin siya, yun pala. Ginamit pa ng Diyos yung isda na yun to save him, makamalunod siya. Ganun siya, ganun, kaya iba talaga ang ways ni Lord. Aka minsan kung sa ating pananaw nating mga tao, parang ay nilamon ng ano, bakit nilamon ng isda, kung makumahal ng Diyos yan, ba't nilamon ng inalaw niya na mangyari yan. Parang sa buhay natin, mga pagsubok sa buhay natin, kala mo, grabe ka rin nga, parang lalamunin ka ng malaking isda, malaking problema. Pero hindi natin alam na yun pala ang paraan ng Diyos para iligtas tayo sa yung akala natin, pinabayaan na tayo, yun pala, yun nga, katulad na nangyari kay Jonah, niligtas pa siya para malunod siya. Ganun ang ibang paraan ng Diyos sa ibang ways ng Panginoon. At ganun, unconditional love siya talaga dahil, yun nga, kahit na unfaithful tayo sa Kanya, dinisobey natin siya, pero still, pinapakita niya yung pagmamahal niya sa atin. Pero syempre, hindi pa rin natin pwedeng gawing excuse yun na, ay, di ba, pababayaan, patatawarin naman ako ni Lord, unconditional love. Hindi pa rin ganun na gagawin natin parang excuse yun porque alam natin patatawarin tayo. Yun lang, Ateng. Amen. Maganda yun. Thank you. Amen. Kung wala na po bang gusto mong mag-share?
Para tayo. Sige po, kung wala na pong mag-share, kung pwede pong mag-pray tayo, lead tayo prayer ni Pastor Jay sa ating napag-aralan para po ma-apply natin sa ating mga buhay. Thank you, Lord. Manalangin po tayo. Our Father in heaven, O Lord, we praise you, we glorify your name, O Father God. Lord, maraming salamat nga po muli, O Lord God, na napagbulay-bulayan nga po namin ang inyong mga salita about sa kay Prophet Jonah nga po, O Lord God, na truly naging yung story niya nga po, O Lord God, na silbing lesson and encouragement nga po para sa amin, O Lord God. Lord, ang lesson nga po rito, O Lord, na maging obedient nga po kami sa inyong mga salita, O Lord God, sa inyong mga commands sa amin nga po, O Lord God. And Lord, truly na yung promise nyo nga rin po rito na you will never leave us nor forsake us nga po, O Lord God, sa mga kaharapin pa nga po namin na problema, O Lord God, na Lord, truly, O Lord, na nakikita nga po namin as human, as katulad nga po ni Jonah, na nakikita nga po namin ang kapahamakan, O Lord God, na kapag sumunod nga po siya. Ngunit Lord, yun nga po ang inyong mga pangako, O Lord God, na hindi nyo nga po kami iwan at pababayaan, O Lord God. Na katulad na nga lang po nito na Lord, nag-doubt nga po siya sa inyong kapangyarihan na baka nga po siya mapahama kapag pumunta nga po siya sa Ninibe, O Lord. Lord, tanggalin nyo nga po sa amin, O Lord God, ang mga doubts na ito, O Lord, na patuloy nga po kami na magtiwala, O Lord God, sa inyong mga pangako nga po sa amin, O Lord God, na Lord, hindi nyo nga po kami pababayaan, Lord, bagkus use us, Lord God, mightily nga po, Lord God, na Lord, mag-obey nga po kami sa nais nyo nga pong pagawa sa amin, O Father God. Lord, maraming salamat nga po, Lord God, sa inyong mga salita, Lord, na tunay na, Lord, marami nga po kaming natututunan, O Lord God. And Lord, guide us na maisabuhay nga po namin ito, O Lord God. And Lord, lagi nga po kaming gabayan ng banal na Espiritu. And Lord, iiwas, O Lord God, sa naman pong mga temptasyon na kinakaharap nga po namin sa aming mga buhay, O Lord God. Lord, patuloy nyo nga po kaming i-convict, O Lord, sa aming mga kinakaharap na mga suliranin sa mga temptasyon nga po sa aming mga buhay, O Lord God. Lord, patuloy nyo nga po kaming pakahubugin at patuloy nyo nga po kaming palakasin ang aming mga spiritual, O Lord God. Lord, maraming salamat nga po muli, O Lord. Ito nga po aming dalangin in Jesus' mighty name by the power and the guidance of the Holy Spirit, and all the saints of God will say, Amen. Amen. Amen.